na yan. Ay, super isko. Uwi na. Makakabot ka ba kayo? Super isko to. Hello. Go na tayo. Wala Bininta ko na sa akin, Mel. Ha? Bininta ko na. Yung ganun ko. Ayan po si sir. Hello. Super isko. Maganda nga po sa mga viewers ni Ma'am Novia. Charge dito para hindi na po madagdagan yung pila kasi talagang nagbubugsuan po yung mga tao, ano? Lalo po ngayong hapon na to, lalo pa ngayong oras na to, talagang sobrang dami ng tao, ano? Actually, nakapasok po kayo? Oo. Tapos na. Ano po yung unang ginawa niyo na nakapasok kayo sa White Sand? Actually, na wander lang talaga ako sa ano, sa may White Sand doon. Ayun. Sa loob kasi nga, di ba kasi Maynila, pag sinabi kasi Maynila, wala namang masyadong maganda. Maganda siya actually. Sobrang ganda niya, sobrang laking improvement niya. Kasi pag sinabi natin dati na Manila Bay is papasok sa isip ng tao is puro basura, tapos mabaho, di ba? But now, pag sinabi na Manila Bay, sobrang ganda na, sobrang ma-appreciate mo na yung Manila Bay ngayon. Ayun lang naman, sobrang ganda niya na, actually. Kaya, please subscribe to my YouTube channel. Oh, meron? Sige, sir. Oo, ipopromote ko na ha. JR Milano po, ayan, subscribe to my YouTube channel, guys. Subscribe. Don't forget to subscribe, ha. So ayun mga kabayan, kahit hapon na, alas 5 na po yung oras, ano? Tapos hanggang alas 6 lang po yung pwedeng pumasok doon sa Manila Bay, pero tuloy-tuloy pa rin itong mga tao na dito, nakapila pa rin sila, no? Ayan. Tuloy-tuloy pa rin sila, ang haba pa rin po ng pila, tapos mas lalo pang dumami yung pagdagsaan ng mga tao. Talagang dinumog, ano? Parang nagmistulang langgam ang mga tao dito sa Manila Bay. So, sobrang dami po talaga kung makikita nyo. Dito lang po yan banda, ano, mga kababayan. Pagdating pa po dun sa kabila. Hi sir, hello. Saan pa kayo galing, sir? Anong channel? Pinas Balita po. Pinas Balita, subscribe mamaya, subscribe tayo. Okay. Saan pa kayo galing, sir? Galing pa kami sa ano, sa probinsya, pumunta na kami dito. Ayun o, anong probinsya, sir? Secret lang mo. Ayun o, may sinisecret siya, sir. Ayun, marami po. Salamat. Okay, thank you, sir. Mga kababayan, nakikita nyo, marami pa rin po mga kababayan natin ang umaasa na makapasok dito sa Manila Bay, pero
So kaya kung makikita natin kababayan, ano, napakarami pa rin tao, haba pa rin ng pila hanggang sa ngayon. 5:30 na po, mag-alas 5:30 na po ang oras, ano, pero yung tao ang dami pa rin. So ayan mga kababayan, kung ating makikita yung tao dito. Ito po sila yung mga bagong dating, ano, na hindi na lang po sila umasa na makapasok pa dun sa mga White Sand kasi sobrang haba po kasi ng pila, katulad po ng nakikita natin kanina, no? Kaya dito na lang po sila sa gawing ito, dumiretso para makapag selfie man lang, hindi man lang masayang ang kanilang pagpunta rito sa Manila Bay. Dahil nga po ito, huling araw na lang po ng public viewing dito sa Manila Bay. Kaya't kung saan talagang nabigsahan itong mga tao na to, ano? Mula pa sila sa iba't ibang lugar dito sa atin, ano, Metro Manila. May mga taga Cavite po, tayong na-interview kanina. So Paranaque, Quezon City, Fairview, Caloocan. So ang dami po nila ng mga kababayan para lamang po sumaksi sa para lamang po sumaksi doon sa White Sand or Beach dito sa Manila Bay. Pero talagang nabigo po silang lahat. Itong mga nandito, hindi na po sila nakapasok, ano? Kaya kanina po si Secretaria Dina Antiforda, no? Napasugod po rito dahil sa yun nga po, napabalita na napaabayaan na po yung social distancing dito sa Bihok or Manila Bay. Sa sobrang dami po kasi ng tao, no? So punong-puno po talaga ng mga tao yung kahabaan dito sa Bihok, ano, mga kababayan. Wala po doon sa may entrance nung phase 1 yung may yung meron ng White Sand. So ito po yung kalahati siguro nung 3 hectares na project ng DNR. Halos punong-puno po ng tao ang area na to, no? So hindi na po natin alam kung hanggang doon sa kabila meron pa rin. So kasi nakikita po natin hanggang dito po marami pong tao. Napakagandang araw po nito, no? Napakagandang hapon po nagaganap ngayon dito sa Manila Bay. Napakaganda ng bagsak po ng araw, no? Kung makikita po natin. So ayan, ano, nakikita natin mga kababayan na tuloy-tuloy pa rin yung pagdatingan ng ating mga kababayan din na gustong maka-experience ng White Sand sana, no? Kaso yung iba dito, itong mga to, sa side na to, talagang hindi na po sila pumila para lang makapasok dun sa White Sand kasi nawalan, ito po yung mga nawalan na po ng pag-asa, no? Kasi hapon na po, anong oras na? Alas 5 cut off na po. Ngayon wala na pong pinapapila dun sa pila, hindi na po pinapadagdagan. So kaya nandito na lang po sila sa may tabing dagat at habang sinisilayan yung sunset or ini-enjoy nila yung sunset viewing, ano? At nagsiselfie. So ganoon na lang po ang kanilang ginagawa, para nga po siguro hindi na lang masayang yung pagpunta nila dito. So yun nga pala mga kababayan, huwag nyo na pong asahan nyo na po pala na panigurado po siguro talagang ibabalita po ito sa media na ganito po yung sitwasyon dito. Tapos baka sabihin na naman na hindi na na-observe yung social distancing or napapabayaan na. So magre-reflect na naman sa ating administrasyon, Duterte. At pwede naman maging kasiraan na naman. Siyempre, gagawa na naman sila ng istorya or ano pa man para lang masiraan ang ating Pangulo. So asahan na po natin yan. Lalo na po ngayon na ngayong araw na to na sobrang napakarami po ng tao dito sa Manila Bay. Hindi na po natin na napigilan ang ating mga kababayan na pumunta rito, ano, kasi ito po kasi yung huling araw na public viewing sa Manila Bay.